Hello po, this is Kuya Kaloy sa aming munting tahanan. At ngayon ay magluluto na naman tayo ng isang masarap na pananghalian at simple lamang. Actually, pwede rin natin gawin itong pulutan. At ito ang papaitan. Ito po ang main ingredients ng gagawin nating pangpapaitan. Kanina, galing ako sa aming palengke at may nakita akong naglalako nito. Kaya naman ako'y nainganyo. Bali, ito yung internal organs ng baka. Nakamix na siya. Meron siyang puso, tuwalya, libro, merong konting laman, at balbakwa. Tapos, itong naka-plastic, ayan yung kanyang pangpapait. Ang gagamitin ko, yung sinigang powder na mix. May siling haba, sibuyas, bawang, luya. Lalagyan natin ng laurel leaves, pampabango, at pamintang durog. Tapos, ang twist ko sa aking gagawing pangpapaitan ay lalagyan ko siya ng labanos para may gulay and at the same time extender. Tapos ito, merong sili at saka kalamansi. At ayan na, magsisimula na po tayo. Ito na po, habang ako'y maghihiwa ng mga ibang rekado, ang gagawin ko dito sa pangpapaitan ay ipipressure cooker ko na para mabilis ang ating pagluto. Siguro mga 30 minutes para malambot. At babalikan natin yan. Okay, eto na. Makalipas ang 30 minutes, off na natin yan. At hahanguin natin yan. O nga pala, sa paggamit ng pressure cooker, ay mag-ingat tayo. Napakadelikado na ito. Kaya make sure lang bago natin ito buksan, ay tanggalin muna natin ang pressure dito sa ito. Ito na po siya. Nahiwa na natin lahat ng mga ingredients. Kaya magsisimula na tayo ngayong magluto. Igigisa natin yan. Ito na po. Nakalimutan kong sabihin kanina. Siyempre, gagamit tayo ng mantika. Init. Simula tayo sa bawang. Tapos, sunod natin ang sibuyas. Sunod natin ang luya. Ayan po. Napakabango. Ngayon, isusunod na nating ilagay itong mga laman loob ng baka. Tapos, isusunod natin itong sabaw. Balik natin yan dyan. Ngayon naman, lalagyan natin siya ng beef broth cube. Yan ang mga magpapalasa dyan. Tapos, ibuhusan natin to. Sinigang mix. Ito naman, pampabango. Yan ang dried laurel leaves. Ayos, hindi ako nabulol. Yan. Pamintang durog. Yan na, kumukulo. Tapos, lalagyan natin yan ng ito. Ito ang kanyang papait. Konti lang ilalagay natin kasi may kasama tayong mga bata. Baka hindi nila magustuhan pag sobrang pait. Yan! Ito ang aking number one pan. Machu, gutom na naman yan! Tapos, ito, dagdagan natin ng konting asin. Pang-balanse ng kanyang asin. Tapos, tikman natin. Wow! Special.
So, sa alat, bahala na po kayong mag-adjust. Kung gusto nyo ng katamtaman lang ang alat o mas maalat, it's up to you. Ngayon po ay papakuluan ko pa to ng mga 10 to 15 minutes para siguradong malambot na balambot ang mga laman loob ng baka. So, ayan po, habang pinapalambot natin ang ating papaitan ay magkwentuhan muna tayo. Siyempre, sa pagluluto ng pagkain, panatilihin po nating malinis ang ating mga kamay. Maghugas from time to time, gamit ang mga sabon, at siyempre, ang ating kitchen ay i-maintain po natin ang cleanliness before and after ng pagluluto. Para nang sa ganun, tayo ay makaiwas sa mga germs, bacterias, and viruses, lalo na ngayong panahon ng pandemic. Siyempre, ganun din ang ating mga anak dahil ang niluluto natin ay para sa ating pamilya. Yun lang po. At balik tayo sa ating niluluto. Ito po. Lutong-luto na itong ating papaitan. Ngayon, ilalagay ko na ang ating labanos. Yan. Ito, habang pinapakuluan natin ito, dahil mabilis naman maluto itong labanos, ay ilalagay ko na rin itong siling haba. My favorite. Pakuluan lang natin ito ng mga 3 minutes siguro. At alam na ang kasunod na ito. It's eating time! So, ayan po. Luto na ang ating papaitan. At pwede rin nating tawagin ang aking version na papaitan with labanos. Ito po. At ready na ang pananghalian. Kakain muna kami. Yan, it's eating time na daw. So, ito po. Kainan time muna. Siyempre, mas masarap pa rin ang kainan pagsama-sama ang pamilya. At once again, this is Kuya Kaloy sa aming munting tahanan. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Hanggang sa mga susunod po natin mga videos. Paalam! Nak, say bye-bye!